About 7 months ago, bihira pang ngumiti si Jordan pero ngayon ay halos wala siyang oras na hindi ngumingiti. Naging mabait na din ito sa mga katulong, at sa hindi inaasahan ni Teresa ay malambing pala ito. Kulang lang talaga si Jordan sa pagmamahal ng pamilya niya noon. Ngayong araw ay hindi niya batid kung bakit, pero itong si Jenky ay nagpupumilit talaga na pumunta sa kanilang unit. Napakilala na din niya si Jenky at Teddy kay Jordan at buti nga na nakipagkaibigan ang tao. Oh, ano yung dala mo? Tanong ni Teresa nang salubungin niya sa lobby ng building si Jenky at Teddy. Gaga, birthday mo ngayon tapos ganyan ka lang, di natural na cake ito, tapos ay ibinigay ni Jenky ang box, happy birthday baby love. Happy birthday, nag-group hug silang tatlo, thank you sa inyong dalawa, pasasalamat niya dito, ang aga-aga. Nyo naman, natatawang sabi ni Teresa, habang inaaliw ni Jenky at Teddy si Teresa, ay pasimpleng nag-signal si Jenky sa mga kasama niya, agad namang pumasok sa elevator si Nanay Rosing, Grandma Aurora, Venus at ang mga katulong, pati na driver na may dalang mga balloons, pagkain at rice cooker pa, plano kasi nilang isurpresa si Teresa at pakana na naman ito ni Jordan. Siyempre, ako ba ang naunang mag-greet? Tanong ni Jenky. Napakamot sa ulo niya si Teresa. Oo, hindi ko kasi pinaalam kay Jordan na birthday ko ngayon. Ay di mo sinabihan ang birthday mo, gago ka, paano nun malalaman? Maybe, we just need to tell him, suggest ni Teddy na siya ding kasabuat sa plano. Huwag na, nakakahiya namang ipagkalat ko na birthday ko, tapos ay tumawa siya ng awkward. Nahalata na ni Jenky na nalulungkot si Teresa, kaya naman kinuha niya ang box ng cake at saka pinahawak kay Teddy, halika na at punta na tayo sa itaas, ako ang magkakalat na birthday mo para hindi ka mahiya. Ayon at hinayla siya ng kaibigan patungo sa elevator, and as usual ay nakasunod lang si Teddy, sa loob ng elevator ay may nakasabay silang bata at tinapik ito ni Jenky. Hoy bata, birthday ng baby loves ko, mag-greet ka. Nanlaki ang mata ni Teresa sa sinabi ni Jenky kaya siniko niya ito, tae ka ba, huwag kang ang ganyan? Tumawa lang si Teddy, hindi ka pa sanay sa kaibigan mo, he asked Teresa. Oo nga pala no, Leon siguro ang dahilan kung bakit na in love ka no? You know, Teresa, people are always looking for something that can fill in the void in their hearts, I happen to realize that it wasn't something but someone and that's Jenky, Teddy muttered. Before Teresa could react sa sinabi ni Teddy, ay bumukas na ang elevator at hinila siya ni Jenky palabas, hindi niya alam kung bakit atit na atit ang kaibigan niya. Dalian mo, itapat mo na ang card, oo na, heto na. Bumukas ang pinto at naunang pumasok ang mga kaibigan niya, mas excited pa sa kanya ang dalawa, isinawalang bahala na lang niya ito at pumasok din. Pagpasok niya ay nagulat na lamang siya nang pinaputukan siya ng confetti cannon. Happy birthday, napatakip si Teresa sa kanyang bibig nang makita ang lahat sa kanilang sala, andoon pa si Nairo Singh at si Grandma Aurora pati na si Venus, tapos si Jordan na may hawak ng hugis pusong cake na may kandila. Napaiyak siya sa tuwa nang magsimula silang lahat kumanta, lalo na nang maalala niya ang lola niyang sumusurpresa sa kanya noon. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Make a wish, hindi na alam ni Teresa kung sino ang sumigaw noon, basta pumikit na lang siya at nagkunwaring nag-wish tapos ay iminulat ang mata. Una niyang nakita ay si Jordan na may ngiti sa mga lobby at hindi pa niya nablow ang kandila ay niyakap niya na ang lalaki. Salamat, bulong ni Teresa, ahem, may mga tao rin dito sa likod, tingin-tingin din, parinig ni Jenky. Kumawala naman si Teresa at ngumisi sa lahat, salamat po sa inyong lahat, nahihiyang pa sa salamat niya at sa kanya hinipan ang kandila. Nagpicture pa sila dahil ang kwela ni Jenky buti na lang kasya silang lahat. Pagkatapos ay nagdasal si Grandma at kumain na sila, masaya silang lahat na nagsalo-salo, itong si Jenky ay nagrent pa ng karaoke at umorder ng mga inumin para sa driver. Dahil doon ay naglast ang kanilang party at hindi na nila namalayan na gabi na, wala din kasing naiinis sa kakulitan ni Jenky. Nakikipagkwentuhan pa ito sa mga driver na parabang isa din ito sa kanila. Nang mag-alas 9 na ng gabi, ay pumanhik na si Grandma Aurora at si Venus sa kwarto ni Teresa, pati na din si Nairo Singh ay doon na natulog. Dahil ayaw papaawat ni Jenky ay binantayan siya ni Teddy sa kitchen na nakikipagkwentuhan nga.
Ang ibang mga katulong ay humiga na lang sa kung saan may space, dahil binigyan naman din sila ng mattresses ni Jordan. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Teresa kay Jordan habang ngumingiti, nasa kwarto kasi sila ni Jordan. Kung sinabi ko ba, masusurprise ka. Niyakap ulit ni Teresa si Jordan, ang saya-saya siguro niya kung sana buhay pa ang kanyang lola, na hindi nalilimutan ang kaarawan niya, pero alam din niyang masaya na ito sa langit, kaya ayaw na niya itong gambalain at ngumiti na lamang. I wanted you to enjoy this day, baby, bulong ni Jordan at hinalikan ang ulo ni Teresa. Salamat sa lahat ng ito, she murmurs, biglang bumukas ang pinto at inilabas si Jinky, napatingin naman silang dalawa kay Jinky na tumetayo at inaayos ang damit, ngumiti ito sa kanila. Ah sorry, ani nito at dahan-dahang isinara ang pinto, sabi kasing huwag ninyo akong itulak. Narinig pa nilang sigaw nito kaya natawa sila, you have a weird friend, Jordan beamed. Pero masaya yun kasama, bakit hindi ka makipag-friend kay Teddy, mabait yun, she suggested with a cheeky smile. I know, he moved his head close to hers and their forehead touched, happy birthday, bati ni Jordan and closed the gap between their faces. Teresa loves his kisses but she doesn't know how long it will last, kaya naman sa tuwing sila'y maghahalikan, ay tinatandaan niya ang bawat galaw na ginagawa ni Jordan, only this was different kasi nararamdaman niya ang kamay ng lalaki, na nasa ilalim na ng kanyang damit. Agad siyang napahawak sa kamay ni Jordan at itinigil ang halik saka siya tumawa, huwag kang ang pilyo, she yells ng ngiti sa lobby. What, I didn't do anything, pagkukunwari ni Jordan habang tumetawa din. Lumayo si Teresa dito habang may nakakalokong ngiti sa kanyang lobby. Alam naman ni Jordan na gusto nitong magpahabol, I may get you and when I do, you know what will happen, he said as he bites his lower lip and winks at her. Ayon at naghabulan silang dalawa, napasigaw pa si Teresa nang mahabol na siya, kaya ang mga tainga nang nakarinig noon ay lumaki muli. They must be having a good time, ani ni Grandma na may ngiti sa mga lobby. Si Rosing naman ay nag-aalala, alam niyang nahulog na ang kanyang bata sa amo nito at gayon din si Jordan, para siyang bumalik sa dati noong ang kaibigan niya ang nahulog sa amo nila. Sana ay hindi na mangyari ang nakaraan sa mga bata, biglang nabigkas ni Rosing. Patawad Rosing sa aking ginawa sa iyong kaibigan noon, patawad dahil ako'y kumontra sa kanilang pagmamahalan. Kung nasaan man si Wilma ngayon, ay masaya sana siya para sa kanyang anak. Kumunat bigla ang noo ni Grandma sa narinig, anak, hindi makapaniwalang tanong ng matanda, anak ni Wilma si Teresa. Opo, anak ni Wilma si Teresa kaya ako ang kumapkop sa kanya nang mamatay ang lola nito, sagot ni Rosing. Napatakip ng kanyang bibig si Grandma habang dumaloy ang kanyang luha, bumalik sa kanya ang panahong nakikita niya si Wilma kay Teresa, at noong nagtanong ito sa kulay ng rosas, alam ba ni Teresa na ang katulong na aking tinutukoy ay hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ina, at ang nakasulat pa sa lapida ay Wilma lamang, kaya imposibleng makilala niya ang totoong pangalan ng kanyang ina, lalo pat ang birth certificate nito ay ang lola at lolo niya ang nakapangalan na ina at ama niya. Umiyak na ng lubusan si Grandma kaya naman inilalayan siya ni Rosing, siya ay totoong nagkamali sa kanyang mga nagawa kay Wilma, ngayon ay ayaw niya nang maulit ang pagkakamali na yon, lalo na kay Teresa at sa kanyang great-grandson na si Jordan. 7:35 na ng umaga nang dumating si Beatrice sa mansion, kasama ang kanyang manugang na si Reggie na galing sa ibang bansa, nagulat si Carmen dahil walang katao-tao ang mansion. Rosing tawag niya ngunit walang sino man ang sumagot. Where is everybody? Tanong ni Roylan sa kanyang ina. Yeah, where's grandma and my children? Tanong din ni Carmen habang nakakunot ang noo, nagkunwari pa itong nag-aalala eh wala naman itong pakialam sa kanyang mga anak. I better call, Jordan, kinuha ni Beatrice ang kanyang cellphone at tinawagan ang cellphone ng apo. Ilang ring na ito ngunit hindi pa din ito sumasagot kaya sa landline siya tumawag. Nakailang ring lang at may sumagot na, hello, kumunat agad ang noo ni Beatrice nang marinig ang ibang boses na tila ba kagigising lang, hello, who's this? Lou, ikaw tumawag tapos ako tinatanong mo, may topak ka? Lumaki ang mata ni Beatrice sa sinabi ng nasa kabilang linya kaya hindi siya nakasagot kaibigan ba yon ni Jordan? Wrong number ka ata, sige na, nakakadistorbo ka ng tulog.
Beatrice gasped at the other line's rudeness. You. Bago pa man siya may masabi ay naputol na ang linya, agad dumaloy ang galit sa kanyang mga ugat. Lumingon siya kay Reggie at Carmen, we need to pay Jordan a visit. Sa condo unit naman ay ang iba ay tulog pa, si Grandma, Rosing, Jinky at Teddy pa yata ang gising kaya naman si Jinky ang nakasagot ng telepono. Oh, sino daw yun, hiha, tanong ni Grandma nang makabalik sa lamesa si Jinky. Ewan ko po, hindi naman nagsalita, maybe wrong number. They didn't mind it anymore at tumulong na lamang si Jinky kay Nai Rosing pati na si Teddy, habang nagluluto, ay isa-isa ding nagising ang mga katulong at dalawang driver at security sa mansion, naglinis din ang mga ito ng kalat, nang magising na sina Jordan at Teresa ay tumulong din sila sa paglilinis, ang huling nagising ay si Venus na nag-good morning sa lahat. Habang masaya silang kumakain, kahit nakatayo na ang iba'y narinig nilang may kumatok sa pinto, dahil si Ate Nova ang malapit ay siya ang pumunta para buksan ang pinto, ilang saglit lang din ay nakabalik na ito. Sino daw yun? Tanong ni Nairo Singh, ay kinuha lang ang karaoke na hiniram ni Ma'am Jinky, sagot ni Ate Nova. Nagpatuloy sila sa pagkain nang bigla na namang may mag-doorbell kaya napatigil ulit si Ate Nova na tinawanan pa nila. Baka may nalimutan, pumunta si Ate Nova at may kunot sa noong binuksan ang pinto, nagulat siya nang may dragon na tumambad sa kanya, good morning po, ma'am, bati niya kay Beatrice. Hindi siya binati nito at agad itinabi saka ito pumasok kasama sina Carmen at Reggie, gulat na gulat talaga si Nova. Oh ma'am, sigaw ni Ate Tere kaya napalingon ang lahat sa direksyon ni Beatrice. Mother, what on earth is this? Nagtitimping tanong ni Beatrice nang makita sila sa iisang hapagkainan. Oh, do you want to eat with us? There's a lot of food. Walang paki si Grandma sa kanyang anak kung magalit man ito, what she wants, she'll do. Grandma, lumapad ang ngiti ni Grandma nang makita ang kanyang apo na si Reggie, tumayo siya't sinalubong ang apo, Reggie, she yells in excitement, it's so nice to see you, come join me and the kids for breakfast. Reggie, we're not here for breakfast, we're here for Jordan and Venus, sigaw ni Carmen sa kanyang asawa. Hey there, mom, bati naman ni Jordan sa kanyang ina, what are you coming after? Aren't you going to greet your mother? Jordan stood up and smirked at Carmen, I like how you came for me, today? He uttered and shifted his stare to his father for a moment and scorned, Teresa, if you're done, accompany me to the mall. Okay. Mahinang sambit ni Teresa, when Reggie saw her face, he immediately went pale, it was as if he had seen a ghost in front of him at napansin yun ng lahat, even Jordan noticed kaya napakunot ang kanyang noo. Why are you staring at her like that? Jordan questioned his dad. Lahat sila na nasa kusina ay parang natense sa scene na kanilang nasasaksihan, nang ma-feel ni Jinky na nagiging awkward na ang kanilang kainan ay gumawa ito ng paraan. Oy Teresa, di ba may kailangan kang bilhin sa National Bookstore, samahan ka na namin ni Teddy, tapos ka na naman kumain di ba? Biglang tanong ni Jinky, tumayo si Jinky at hinila ang kaibigan paalis sa scene na yon, excuse me po muna, habang hila-hila niya si Teresa ay sumusunod naman sa likod si Teddy, himala nga at walang komontra. Isa-isa namang umalis ang mga katulong at driver at pumuntang sala, kaya ang naiwan na lang ay ang pamilya Balfour. Why the heck were you staring at her? Tanong ulit ni Jordan sa kanyang ama. Jordan, don't talk to your dad like that, sigaw naman ni Carmen sa anak. Napatingin agad si Jordan sa kanyang ina habang may galit sa mga mata nito, you really think I'd listen to you, why are you even here? Jordan, will you calm down? Beatrice fumed, nai-stress na din siya sa kanyang pamilyang magulo at napatingin kay Grandma, why would you even leave the mansion to join them here? Are you saying I'd rather stick my nose on that mansion every time? Beatrice, paghahamon ni Grandma Aurora sa kanyang anak. Let's all calm down and talk about this, Roylan told his family pero parang ayaw makinig ni Jordan sa kanyang ama. There's nothing to talk about, you guys leave already. You all are making me sick, Jordan rudely stated, hindi lang iyon at umalis na ito ng tuluyan. Pipigilan sana ito ni Carmen but Roylan told her to let him be, napapaisip pa din kasi si Roylan sa babaeng si Teresa, she seemed so familiar and her eyes were like of someone his heart was still longing for.
So what now? Galit na tanong ni Carmen. We go home and give him time to come home, sagot ni Roylan at nauna nang umalis. Sumunod naman si Carmen na lagi na lang nakabuntot kay Roylan na parang isang asong sobrang loyal sa amo. Beatrice called his driver na nakipag-party din at saka lumabas na din. Bago umalis si Grandma Aurora ay nagpaalam na muna siya kay Jordan, kahit hindi siya pinagbuksan ng apo ay naiintindihan pa din niya ito. Sina Rosing at ang ibang katulong ang sumabay kay Grandma Aurora pati ang isa pang driver. Nang mawala na ang lahat ay saka lang lumabas si Venus na kanina ay pasimpleng pumunta sa banyo, wala man lang nakapansin na nawawala siya, she guessed. She wasn't really that important to the family. Uy, ayan na lumabas na sila, sigaw ni Jinky kay Teresa habang nasa loob sila ng sasakyan ni Teddy, doon lang kasi sila tumambay simula pa kanina. Teresa was lost in her thoughts, liyon pala ang mga magulang ni Jordan, they didn't seem like they were in a happy relationship, napaisip siyang ang hirap ding maging isang Jordan, to see your family together but then broken. Jinky, salamat kanina, mahinang pasasalamat ni Teresa sa kanyang kaibigan. Ano ka ba, wala yun, at saka puntahan mo na si Jordan at baka may binasag yun sa galit, mukha pa naman yung toro kanina, biro ni Jinky. Niyakap na muna ni Teresa ang kaibigan bago pa man bumaba, bumalik siya sa itaas, at eksakto naman na nakasabay niya ang ginang na palagi nilang tinutulungan ni Jordan. Gusto mo bang magkape mamayang gabi? Tanong ng ginang sa kanya na nakangiti kasi nadinig kong kaarawan mo pala kahapon. Opo, sagot ni Teresa sa ginang at ngumiti, asahan niyo po na ako'y makikipagkwentuhan sa inyo. Bumukas ang pinto at saka lumabas si Teresa, nawala agad ang kanyang ngiti nang sumara ang pinto ng elevator, nagpatuloy siya sa paglalakad at pumasok sa kanilang unit, nagulat siya nang nandoon pa si Venus. Ate, the kid yelled and ran towards her, niyakap siya ni Venus ng mahigpit at saka ito umiyak sa kanya. Hindi man lang nila ako napansin na naiwan, hinagod ni Teresa ang likod ni Venus, oh, tahan ka na't andito naman ako at yung kuya, dito ka na lang muna at ako na ang magpapaalam kay grandma, total ay semestral break naman, dito ka na muna sa amin ni Jordan. Kumawala si Venus at tumingin kay Teresa, really, you don't think I'm just going to bother you? Pinahira ni Teresa ang luha sa pisngi ni Venus, oo naman at okay lang, alam mo mas gusto ko nga nakasama ka kasi naman palagi nang busy si Jordan. Ngumiti naman si Venus, thank you, ate, magsimula na muna tayo sa pagliligpit ng mga pinagkainan ng lahat, at saka magluto tayo ng bago kasi sigurado akong hindi ka nabusog kanina. She said and pinched Venus' cheek, ang cute mo. No pinchang, Venus yells covering her face, tumawa naman si Teresa at saka tumayo na para magligpit, dahil sa napagkasunduan nila ni Venus ay tinulungan nga siya nito sa paghuhugas at sa pagluluto, si Venus pa ang naghanda sa mga plato. Tawagin mo na si kuya mo, Venus, napahinto dito si Venus. Hindi pa niya natatawag ang kuya niya para kumain kaya bigla siyang kinabahan, alam niyang ayaw siyang makita ng kuya niya. I don't think hell, kaya mo yan pagbubuksan ka nun, cheer ni Teresa. Nilakasan ni Venus at nagtungo sa kwarto ni Jordan, kumatok siya pero walang sumagot, kuya, I and ate Teresa made another breakfast, do you want to join? Nang walang sumagot ay aatras na sana siya nang bumukas ang pinto at iniluwa si Jordan, hindi makatitig dito si Venus, she never once stared at Jordan's eyes, nagulat na lang siya nang maramdaman na pinansin siya ni Jordan, kaya napaangat siya ng kanyang ulo. Let's go eat, I'm glad you stayed, and for the first time her brother smiled at her, kaya agad siyang napaiyak at niyakap ang kapatid, wala na siyang pakialam na naiirita ito basta gusto niya lang maiakap ang kuya niya. Pinatahan ni Jordan ang kapatid at sabay silang pumunta sa kusina, Teresa was smiling at him and he felt at home again, kumain sila na para bang walang nangyari kani-kanina lang, everything felt so okay and they were okay. Matapos silang kumain ay pumunta silang grocery store, kasi naman parang naubos na yata ang kanilang stock sa bahay, dahil sa kanila na muna si Venus ay bumili din sila ng kailangan nito. Pagkatapos nilang mag-grocery ay kumain na muna sila sa Jollibee na kanilang nadaanan, never pang nakakain ng Jollibee si Venus kaya tuwang-tuwa siya, lalo na nang malaman niyang masarap palang i-dip ang fries sa sundae. Ang saya-saya ko, hindi mapigilan ni Venus at nasambit niya yon. If you are then let's take a photo of it,
ani ni Jordan at kinuha ang kanyang cellphone, nag-groupie silang tatlo tapos ay nagpa-send si Venus ng pictures. Oh, Ate Teresa doesn't have a phone, pansin ni Venus. Ah, hindi ko naman kailangan ng phone, nasa save ko naman ang mga alaala sa aking ulo, magaling akong mag-alala, she joked, but to be honest, malala talaga ang memorya niya kasi nakakalimutan niya na kung sino siya habang tumatagal. We'll get her a phone after we eat. Napatingin naman si Teresa kay Jordan. Yay, now we can create a group and text, excited na sigaw ni Venus. E mga mahal kaya yung mga cellphone, you're my baby, so whenever you're out my sight I can just call you, and you can call me, he cut her off with a smile. Ayun nga at nang matapos silang kumain ay bumalik sila sa mall, dahil nadaanan nila ang World of Fun. Ay ayon dumaan sila at naglaro, e timing mo kasi, sigaw ni Teresa kay Jordan nang doon sila sa may mahuhulog na bola. Go, signal ni Venus at nashoot ito sa jackpot. Yes, sigaw nilang tatlo at para namang nag-twinkle ang mata ni Venus sa mga tiket na lumabas, nag-appear pa sila sa panalo. Ang ending tuloy nila ay ang dami nilang candy at saka may isang stuffed toy na octopus, at saka jar na nilagyan lang din ni Venus ng mga candy. Last nilang pinuntahan ay ang Apple Store saka sila bumili ng phone. Nang makalabas sila sa mall ay gabi na pala, hindi man lang nila napansin dahil sa nalibang sila sa World of Fun. On their way ay tinuruan ni Venus si Teresa kung paano gamitin ang bagong cellphone nito. Pumila pa sila sa isang drive-thru para sa hapunan nila. Hindi sila healthy eater kaya manok ng manok. Pagdating nila sa bahay ay agad silang kumain. Pagkatapos kumain ay nagpasya silang tatlo na maagang matulog sa malaking kama ni Jordan. Pinagitnaan pa nila si Venus na nakayakap sa kanyang stuffed toy na octopus. I love this day, bulong ni Jordan nang makitang tulog na ang kanyang kapatid. Ngumiti si Teresa sa kanya, gustong gusto ko din ang araw na ito. Hinawakan ni Jordan ang kamay ni Teresa, thank you, he said as he kissed her hand and beamed at her with sleepy eyes, I love you, Teresa, mahinang sabi ni Jordan sabay unti-unting ipinikit ang mata't nakatulog ng mahimbing. Bumilis ang pintig ng puso ni Teresa habang iniintindi ang sinabi ni Jordan, ito ang kauna-unahang I love you, na binitawan ni Jordan para kay Teresa, kaya medyo nagulat si Teresa dito, bago pa man siya makasagot at nakatulog na ito ng mahimbing dahil sa pagod. Hinay-hinay na tumayo si Teresa at dahan-dahan ding kumawala sa hawak ni Jordan, nang makatayo ay tiningnan niya ang dalawa na nasa kama, at saka ngumiti ng kaypait, she walks towards Jordan and kissed his head. I love you too and I'm sorry, bulong ni Teresa at saka siya lumabas ng kwarto. Pagkalabas niya ay nagtali siya ng buhok, at alam niyang ayaw ng ginang na iyon na nakalugay ang kanyang buhok, pagkatapos ay maingat siyang lumabas at sumakay ng elevator. Sa harap ng pinto ng ginang na pinangakuan niya na magkakape sila, ay huminga na muna siya ng malalim saka kumatok. Agad nag-unlock ang pinto kaya pumasok siya sa loob, at as usual ay madilim ang unit nito. Magandang gabi po sa inyo, bati niya sa ginang na nagkakape nga. Good evening, Teresa, tugon ng ginang, please, have a seat. Umupo si Teresa kung saan nakaharap siya sa babae at nasisilayan niya ang magandang mukha nito. Lahat sa ginang na ito ay maganda, maliban na lamang sa mga mata nitong nagliliyab sa galit. I finally earned their trust, Wilma, may nakakalokang ngiti sa mga lobby ni Teresa, I finally made him say those words and grandma, that old fag likes me, I've also seen how shook your ex-lover was, when he saw me with the same eyes as you. Tumawa na parang isang demonya si Wilma, at saka tumayo para hawakan ang magkabilang pisngi ng kanyang anak, she pinched Teresa's cheek slightly with tears in her eyes, you are indeed my beautiful revenge, nakangiting sabi nito. Hinawakan ni Teresa ang kamay ng ina niya habang may luha din sa kanyang mata. Then we can go home after this, right? We will go somewhere far where you and I starts a new life like you promised. We will only do a minor damage and then we'll go. Oo, hindi mahina sa Ingles si Teresa, plinano lang niyang maging mahina, para mers symbol niya ang kanyang ina noong naninilbihan pa ito sa mga Balfort. Alam din niya ang mga dinanas nito at kung paano nauwi sa pagkamuhi ang pag-ibig noon. Of course, after we do the damage, Teresa, and since you only have about 3 more months para ihanda sila sa pagpapakilala ko sa atin.
Tatlong buwan, Teresa thought, tatlong buwan para lokohin ang mga nagpangiti sa kanya para lang makasama ang kanyang ina. Was it still worth it? Tatlong buwan, ang dami pang pwedeng mangyari sa tatlong buwan. Wilma, tawag ni Teresa sa kanyang nanay, yes, my dear. Nang makita ni Teresa ang reaksyon sa mukha ng nanay niya, ay hindi niya nagawang sabihin ang gusto niyang sabihin, instead she flashed Wilma a smile, I think I have to go now. Saka siya tumayo. Bago pa man siya lumabas ay niyakap siya ng kanyang ina, alam mong hindi ka pwedeng magmahal Teresa, party ka lamang ng isang paghihiganti, pinalaki kita para ikaw ang maging sandata ko. Isa kang matinik na puting rosas na may lason, ang bagay na ibibigay ko sa kanila para sila naman ang masugatan. Hinagod-hagod pa ni Wilma ang likod ng anak. Naiintindihan ko po ang ibig ninyo, bulong ni Teresa saka kumawala sa yakap. Nang makalabas siya'y dumaloy agad ang likido sa kanyang pisngi galing sa kanyang mata. Noon pa lamang ay ganun na ang trato sa kanya ng kanyang ina. Isang bagay na dapat walang maramdaman. Isang bagay na dapat may alam para hindi maapi. Isang bagay na hindi dapat sumusuway. She was never a someone but always a something to her mother. Hindi na muna bumalik si Teresa sa kanilang unit, instead she went to the rooftop to see the stars. Ano ba to Lola? Ang daya mo kasi. Iniwan mo ako, heto tuloy at nakuha niya na ako. She cried, paano ito Lola? Anong gagawin ko kung pareho ko na silang niloloko? Isama mo na ako Lola. Simula pa noong pasekretong bumalik si Wilma ay ayaw ng kanyang lola na mapalapit siya sa babae. Ang sabi ng kanyang lola ay hindi niya na daw anak ang nagbalik, kundi isang masamang babae na kitigas na ng isang diamante ang puso. Binalaan siya ng kanyang lola na huwag sumama dito, but then Secret Ellie ay nakikipagkita si Teresa dito, ngayon ay heto na nga at naiipit siya sa dalawang mahal niya. Ang sama-sama ko na lola, Teresa cries out loud, ang sama-sama ko ng tao. Okay lang yan, nagulat si Teresa nang marinig niya ang tinig na iyon kaya napalingon siya, nakita niya si Rocco na papalapit sa kanya. Magiging okay lang din ang lahat, Rocco finished at saka ngumiti kay Teresa, alam nito ang hidden agenda ni Teresa, kasi nakita niya ito na nakipag-usap sa isang ginang na nakatira din sa building, na curious siya and somehow researched about things. Iniugnay niya ang lahat at dahil naging kaibigan siya ni Jordan, ay alam niya din ang history ng pamilya Balfour. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong ni Teresa. Nakatira din ako sa building na ito, I happen to know who you are, Teresa Robles Toxon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Teresa sa kanyang narinig at napansin naman ito ni Rocco, nagkamali ba ako, hindi ka pa pala ganap na Toxon? Congratulations at nahuli mo ako, Teresa rolled her eyes and smirked at Rocco, so what do you want, Rocco? Now I see a toxin, tapos ay tumawa ang lalaki, nothing to be serious about, I won't tell Jordan what I know. I don't trust people, talaga, he playfully asked, then why trust someone who happened to be a toxin? Hindi siya isang toxin, nanay ko siya, Rocco, nanay, she's just using you, Teresa. Walang nanay ang nanggagamit lang ng anak, unless may utak na siyang gaya ng mga Balfour at malala, isang toxin. Ano bang alam mo sa mga ganyan? Teresa didn't want to believe Rocco at all. Ikaw Teresa, ano ba ang alam mo sa mga awayan ng mga elites? The power is more important to them than anything else, they have bad blood at each other, kaya nilang pumatay at magpatayan, that's how dumb they are, babala ni Rocco sa kanya. Hindi ako magagawang lokohin ang aking sariling nanay, pagmamatigas ni Teresa. Tinawanan siya ni Rocco, you really believe that? That woman is asking you to betray someone as innocent as Jordan, huwag kang gumaya sa akin, hindi na napigilan ni Rocco. Teresa could see in his eyes kung gaano katotoo ang kanyang mga pinagsasabi, and tears came streaming down on her cheeks. Huli na, mahinang sabi ni Teresa at humikbi, huli na ang lahat, Rocco, nadali na ako sa pangako ng nanay ko. Sa wakas ay lumabas na din ang totoong Teresa kaya niyakap ito ni Rocco, it's okay, we'll get through this and we'll make them understand. Sana nga, matapos nilang magkapag-usap ay nagpasalamat si Teresa at may nasasandalan siya, bumalik na din siya sa kanilang unit at dumiretso sa kusina para uminom ng tubig, pabalik na siya sa kwarto nang masalubong siya ni Jordan kaya nabigla siya.
I thought you transferred room, sabi ni Jordan at lumapit kay Teresa para yakapin siya, I had a bad dream and I woke up. Teresa leaned back para makita ang mukha ni Jordan and she smiled, pero nagsalubong agad ang kilay ng lalaki kaya kinabahan siya. Were you crying? Nag-aalalang tanong nito, baby, what's wrong? Wala, may napanaginipan din kasi akong masama kaya naiyak na lang ako bigla, pagsisinungaling ni Teresa. Jordan kissed the top of her and hugged her, I love you wholeheartedly, and I'm going to be honest with you, things are gonna get worse after this semestral break, now that my parents are back. Kailangan ko nang mag-manage ng shares sa company, it's tradition kaya. Okay lang basta kung may mangyari, dito ka muna lumapit sa akin at pag-uusapan natin, pagputol niya kay Jordan, pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Napansin ni Jordan na iba ang kinikilos ni Teresa ngunit hindi niya na lamang ito tuluyan pang pinagtuunan ng pansin, wait, I haven't heard you say you love me back, nakapout na sabi ni Jordan. Natawa naman si Teresa, ay gusto na naman niyang magpa-baby, she giggles and pinched Jordan's cheeks, at least she can spend another 3 months with Jordan. Hindi nag-warning si Jordan at bigla na lang hinalikan si Teresa. Dahil siguro sa mga iniisip ni Teresa ay medyo may pangungulila ang kanyang halik pabalik kay Jordan, they are young, and when young people are in love, they don't think of